Tiniyak ng Department of Agriculture na makikinabang ang lahat na magsasaka sa ilalim ng panukalang Masagana 150. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni Agriculture Undersecretary Christine Evangelista na bukod sa inaasahang mas maraming ani na mga magsasaka, layon din ang programa na maisulong ang self-sufficiency ng bansa pagdating sa demand at buffer stock o reserbang supply ng bigas. Kabilang anya sa mga planong hakbang sa ilalim ng panukala ay ang pamamahagi ng binhi at fertilizer sa bawat magsasaka at suporta sa irigasyon. Sa ngayon, naabot sa mahigit 14.75 million metric tons ang demand sa supply ng bigas sa Pilipinas, pero aabot lang sa 12.37 million metric tons ang produksyon ng bigas. It's one of the ways para tingnan natin not only improving the yield but also supply situation will be yung efficiency po natin, ma-achieve yon. At the same time, paano pa natin pabababain yung presyo? Kasi syempre, di ba ma'am, pag mataas ang yield, then it will also mean merong mga adjustment sa cost of production. And that will have a ripple effect pagdating po sa retail price na ng bigas. Kaya kailangan nga po talaga pataasin ang ating production para po, now that we know the demand, now that we also see how much buffer stock should we need, diba? Para in cases of calamities, ganyan po. We want sana na it's really locally produced. Ang objective always is dapat nadidiminish yung ating importation dahil napupunuan na po ng ating local production. Tiniyak din ni Evangelista na hindi matutulad sa sinapit ng Masagana 99 ni dating Pangulong Marcos Sr. ang panukala kung saan maraming magsasaka ang nabaon sa utang, kaya kinailangang itigil ang programa. Sinabi naman sa teleradyo ni Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated President Danilo Fausto, kayang makamit ang Masagana 150 basta't suportado ito ng gobyerno. Kakayanan din anya ang 20 pesos per kilo ng bigas kung masusolusyonan ang presyo ng fertilizer at irigasyon. Yung programa na yon ay achievable yon dahil pag gumamit ka ng hybrid seeds, talaga naman kaya mong umanin ng 7.5 metric tons per hectare. No? Kung di-divide mo ng 50 kilos per kaban, nasa 150 kabans. Pagka ganyan na nangyari, talagang bababa ang cost per kilo. Achievable yan. Basta importante, suportahan lang ng proper pagbibigay ng fertilizer at saka ng irigasyon, ano, ng tubig.